Pag gusto mo malaki ang kita, malaki ang puhunan doon. Pag gusto mo naman na may pera ka lang, limited lang, so maliit lang yung puhunan mo, maliit lang din ang magiging kita. At pag ayaw mong mamuhunan, tang na loob, huwag ka na magnegosyo kasi walang ganun. Malaki po ba yung 6998 sa ganitong business? Malaki. Kung iisipin po natin, gastos yan. Pero kung titignan mo naman yung mga pangarap mo, bahay, kotse, travel, saka saving, makikita mo pa kaya to? Kasi mahirap naman magkaroon ka ng negosyo, wala kang nilabas. Hindi pwedeng gusto mo lang. So dapat maliban sa meron kang knowledge, skills, experience, ideas sa pagne-negosyo, dapat may pera ka din. Kahit wala kang ginagawa, basta't nagma-market yung negosyo mo, pwede ka pa rin kikita. Pagdating sa franchising business, malaki yung puhunan, pero malaki din yung potential income. Di ka lugi. Si Unified po, talagang pinursigin po ko siya para makapag-franchise po ako. Kasi nakita ko po kasi dito na magbabago yung buhay ko. Dito po kasi, ang pinakita po sa akin, hindi po si Unified, kundi yung change. Ready na po ba ang lahat para makinig sa ating business explosion or business presentation ngayong gabi? So, kumusta po ba ang lahat dito na nandito ngayon sa aking harapan? Okay lang po ba kayo? So, ini-welcome ko po ang lahat ng ating mga ka-business partners. So, good morning at lalong-lalo na po sa ating URTV. Live po tayo ngayon. So, ini-welcome ko rin po ang ating mga guests and participants. So, dito po, paki-move forward lang po tayo ng bahagya kasi mayroon po tayong mga guests na paparating. At grabe, dalawang truck po sila, kaya siguradong punong-puno po tayo dito. Palakpakan po natin. So, sino po ba ang first time dito? Ma'am, pwede po bang malaman kung paano ka po nakarating dito? Ano ba yan? Paano ka po na-invite? Naku ma'am, hindi tayo magkakalayo kasi ganun din ang ginawa sa akin. Kinaladkad din po ako rito. At tama po talaga. Kaya syempre po, dahil nandito na po kayong lahat, so yun, wini-welcome ko nga po, dahil syempre nandito kayong lahat, huwag po kayong papayag na wala po kayong naintindihan. Diba? So ang una po muna nating gawin ay makinig lang po muna. Tama? At huwag niyo pong kakausapin ang inyong mga katabi or yung nandyan po sa Zoom. Maghanda po kayo ng papel at ballpen dahil alam niyo po, mas matalas po talaga ang dulo ng ballpen kaysa isip natin. Tama? At so yon, bago po ako magpapakilala, i-acknowledge ko po muna ang ating Lord. Lord, marami pong salamat sa lahat ng mga blessing. At ganun din po yung mga Lord, i-bless mo po ang lahat na nandito sa Zoom ngayon sa URT dahil URTV live po tayo at yung nandito po sa studio. So yun nga po, so good morning. Baka magtataka na po kayo kung bakit pa ulit-ulit ako rito na good morning na samantalang magdidilim na po ng gabi, tama? Dahil alam niyo po kasi sa ating mga businesswoman or ano po natin or mga businessman, mayroon po kasing ibig sabihin niyan. New hope, new life and new beginning. So magpapakilala na po ako ng bahagya. Ako po pala si Relinda Nickdaw. Galing po ako sa malayong lugar. Saan po ba? Si Quezon City, di ba sobrang layo? So ayun, tobong late po ako. Kaway-kaway naman po dyan sa lahat ng mga kababayan ko na mga Bisaya. Maayong hapon, maayong gabi sa atong tanan. Pero dahil katulad din po ako ng iba na pumunta ng Maynila dahil ang akala ko, dito ko rin matatagpuan para matupad ang aking pangarap. Pero sad to say, as employment world, for 25 years, dahil empleyado po ako for 25 years,
hindi ko po natagpuan ang para matupad po ang aking mga pangarap dahil alam nyo naman po ang pagiging empleyado, lalong-lalo kung simpleng empleyado ka lang, kadalasan po ang sinasahod natin dyan na kahit dalawa po kayong nagtatrabaho ay hindi po kasya. Dahil alam naman sa Maynila ay lahat po talaga binibili. Na mas lalo na nung naranasan ko yung sobrang hirap nung nagkaroon po ako ng pamilya dahil mayroon po akong apat na anak. So ayun nga po, sa pagiging empleyado dahil naranasan kong sobrang hirap ng buhay, nagiging raketera ko. Kaway-kaway naman po dyan kung sino po yung nakarelate sa akin na pinasukan ko rin po ang pagtitinda ng katulad na lang ng Natasha, Sarah Lee, Avon at marami pa pong iba. Kaya lang, yun nga po, nakilala ko naman po itong business na ito nung panahon ni pandemic. Dahil isa po talaga ako na nawala ng trabaho. Ilang months ako nawala ng trabaho at grabe. Pinabalik naman po ako ng boss nung time na yon. 3 to 2 days lang po ang pasok ko sa isang linggo. So kumusta naman? Nung araw-araw pa ang pasok ko, hindi kasya ang sinasahod ko. Kaya mabuti na lang po talaga dumating ang angel ng buhay ko. Minessage ako ng kapatid ko, sabi niya sa akin, mayroon akong online business, papakilala ko sa iyo. At dito rin niya ipinakilala sa akin ang business na ito at ang anghel ko rin ang buhay dito sa company na ito na itatakel mamaya. Sa pamamagitan naman po ng aking kapatid at ipinakilala niya sa akin, si Ma'am Jessamine Tangalin, palakpakan naman po natin na isa po talaga siya sa nag-guide sa akin hanggang ngayon at grabe. Napresentahan po ako ng business na katulad ng itatakil mamaya at alam nyo po ba, ni isa wala akong naintindihan. Dahil syempre isa po ako sa nanaghanap ng extra income, bigla po akong napajoin dito na kahit na isa wala akong naintindihan. At grabe dahil nung time na yon na dahil para lang magkaroon ako ng extra income or business, ginawan ko pa rin po ng paraan. Ginawan ko ng paraan, ipinangutang ko rin po ang sinasabing pang franchise at grabe. Habang inaaral ko ang business nung time na yon ay kumikita at ito pa po. Nung time na yon sa ang good news niyan, kaka-resign ko lang po talaga sa aking work. Dahil imagine, 25 years po ako sa pagiging empleyado. Ni isang ang pangarap wala po akong natupad pero dito sa business na ito na katulad ng itatakel mamaya, nag-i-enjoy na po talaga ako sa mga kitaan. Inaaral ko ang business habang inaaral ko ang business ay kumikita na po talaga ako rito. So ayun, ang dami ko na pong sinasabi, hindi po talaga ako ang speaker. So bago ko po si... Pero bago ko po siya ipapakilala sa inyo, na isa po ito sa mga malupet na hinahangaan ko na guest speaker po mamaya. Isa po siyang dating empleyado rin po ng private company. Multi-awardee, speakers bureau ng company. Mayroon din po siyang malaking grupo, local at international. At grabe, palakpakan po natin ng 1,000,000! 2,000,000, 3,000,000, at 1,000,000 palakpak para kay Ma'am Jane Bautista. Welcome po ma'am, good more earnings. Joke lang. Ayun na, kasi hapunan na raw. So anyway, okay lang, papalakpakan naman natin si Ma'am Rilinda Nick daw. Grabe. Isa po sa lodi ko po yan. No? Imagine, no? 25 years employed. Bakit nag-resign?
napagod na. Napagod na sa pagpapaalipin. Ayan. So actually, si Ma'am Relinda, dati nagsisimula rin yan, konting background, no? Mahiyain po siya. Sino po dyan sa mga nasa Zoom, tsaka sa nasa URTV, yung mahiyain, tsaka yung nandito? Grabe, taas ang kaliwang kalingkingan. Ang hirap, saan yun? Di ba? So ayun, so anyway, yun po si Ma'am na nagsisimula. Sobrang mahiyain, pero right now, grabe, isa po sa lumalaki yung grupo. Oo, at grabe, wala man po kayong natanaw ngayong araw, pero nasa link po yan. O nandun, malalayo sila, grabe, no? So syempre, no, isang mapagpalang hapon, umaga at gabi sa ating lahat. And good morning po sa lahat ng ating mga ka-business partners. Hello! Pa-type 1 naman po sa mga naggaganda at naggagwapuhan nating mga ka-business partners dyan and guests. Ayan. So, syempre, kung si Ma'am Relinda nagpakilala, magpakilala ako kasi wala ka naman choice. Ayan, I'm Jane Bautista from Dasmariñas, Cavite. Kaka-uwi ko lang kanina, bumalik ulit ako. O, kasi kagabi, inabot na kami dito ng alas 5. Ay, umuwi pala ako noon, alas 5, no, na umaga. Umuwi ka pa, Jane. Ayan, syempre sayang po, no. Andito kasi yung aming mentor, kaya talagang ginrab na opportunity na makita po sila. So, ayun, no, ang lapit lang, konting tumbling lang from Cavite yung Quezon City. Pero, syempre, kung ikaw na nandyan, na nakikinig o nanonood, malapit lang yung bahay mo, ba't wala ka dito? Malayo, pagod ka. Ayan, so anyway, ayun. So, katulad po na sinabi ni Ma'am Relinda, ako po isang empleyado, pero bago po ako mag-employ, isa po akong masunurin at mapapagmahal na anak. Nabubulol pa, parang di totoo. Ayan, okay. So, pangatlo po ako sa limang magkakapatid. Anak po ako ng tricycle driver. So, kaway-kaway sa mga, ano dyan, isang kahig isang tuka ang parents, no? So, yun, pag hindi nag-tricycle yung tatay ko, walang pasada, walang kain. Relate ka ba? Ayan. Plain housewife po yung mama ko. So, in short po, talaga naman pong ginalingan po ng parents ko yung pagbabudget. Kaya lang, yun nga. Okay? Okay naman po sa pag-aaral, nakakatawid, pero hindi na kayang makapag-college. So, sabi ng nanay ko, okay lang yan, hindi ka makapagtapos. Kasi hindi lahat naman ang natapos ay tapos. Kundi nasa bahay lang din. So, minsan yung madidiskarte. So, pampalubag loob ba? So, sa mga tuwid po, ako po ay maagang nagtrabaho. So, sa mga 18 years old pa lang nagwo-work na, yun po ay nasa company ha. Kasi 16 at 17, after graduate ko po ng high school, naghuhugas na po ako ng plato. Ayan, di ba? Sa mga karinderya. Yan ba yung mga, ano ko, sideline ko po. Tutor. Kala mo yung may turo. Ayan. So, ano nangyari? Siyempre, yun na. Ano, nakapag-work na po ako, ginalingan ko talaga. Yung tipong kahit umulan at umaraw, papasok ka. Yan. Di ba? Ginagawang araw ang gabi ay araw kasi may night shift. Di ba? So in short po, talagang sabi ko noon, eto na, hindi ko napapakawalan. Ang trabaho ko kasi mahirap mag-apply sa hindi po nakakita sa akin sa personal. Matangkad po talaga ako. Ayun. Na ang sasabihin sa'yo, pag nag-apply ka, Jane, ma'am, tatawagan ka na lang po namin kasi 5-2 po yung kailangan namin. Hanap. Ang saklap, ano ba yan? So sabi ko, pag nakapagtrabaho ko, kala nyo, hindi kayo kawalan na, di ba? So in short, yan, nakapagtrabaho na ako for 9 years at doon naman po, imaga po ako na regular. Okay, hanggang sa nagkaroon na ako ng sariling pamilya. 2016 kinasal, nagkaroon ng baby ng 2018. Alam mo na, pag may anak ka na, inspired o inspired na inspired. Inspired na inspired kasi may buhay ka ng dinamay pag hindi ka na inspired. Tama ba? So, alam mo naman, kapag ka ikaw magulang ka na, talagang lahat gagawin mo para sa anak. No, yung tita ka pa nga lang talaga namang, kala mo major sponsor ka ng pamangkin mo, pero paano pa pala pag ikaw na yung nanay, no? So, sa makatuwid po, grabe, hindi man po masyadong pinagpala, may sakit po yung nanay ko. Sa makatuwid, wala po akong choice, kundi maghanap ng tagapag-alaga na mas malaki pa po ang talent fee kaysa sa akin. No, yung tipong pag nagising po yung baby ko, galit siya. Gusto niya laging tulog para tulog din siya. Grabe naman, no? Sabi ko noon, ganito pala ang pagpapaalaga. Ako na lang sana nag-alaga ng anak ko. So, in short, nag-come up po na kami po ni husband ay mag-resign na lang sa trabaho ko. Total naman, yung sahod ko sa kanya lang napupunta. So, sabi ko noon, sige, magre-resign ako, pero hindi pwedeng plain housewife ako.
Hindi dahil sa minamaliit ko ang kakayanan ng asawa ko, pero ang realidad ng buhay sa mga panahon ngayon na mas mabilis lumaki ang bilihin kaysa sa sahod ng asawa natin. Tama ba? So ayoko po ng ganung setup kasi nakita ko na sa parents ko na kapag nagbabudget siya, hinahati-hati niya. So paano pa pag sobrang liit, giniling na yon? Tama ba? So sabi ko, ayoko nun, mag-start ako ng business. Ang tanong, marunong ka bang mag-business, Ma'am Jane? Hindi. Di ba? Hindi talaga, as in. Sa mga first time na magne-negosyo, ay business pala itong dinatnan nyo. No? No? Baka may merong nakala nyo yung playground ito. Akala nyo ito yung, love line. Ah. Pero yung totoo, grabe, nung si Jane po, actually, time nun ay 2018, bagong panganak. May pera, wala. Meron. Kasi kapag nag-SSS ka po, meron ka pong benefits. Maternity. So sabi ko, saan ko gagamitin yung maternity ko? Okay, dapat meron ng pupuntahan yan kasi pag pumasok ka sa mall, wala na yan paglabas mo. Tama ba? So sabi ko nun, etong business ko ay itatry ko yung in-offer sa akin. Grabe, okay lang ba? Palakpakan naman natin. Yung business na ipapakilala ko sa'yo, nakilala ko 2015 pa. Grabe, di ba? 2015, walang iba. Ang nagpakilala sa akin ng negosyo ay si Ma'am Ruth Santos. Ayan. Siya lang naman po yung sponsor ko na dating tinanggihan ko. Yung flyers na tinanggap ko lang pero yung negosyo ay hindi. Okay, sa mga tweet, grabe, no, nainggit po talaga ako. Pero may meron po siyang iniwan sa aking mga salita. Ang sabi niya, Jane, tago mo. Baka pagdating ng araw, eh, kailanganin mo. Totoo talaga na kapag ka, ang isang tao, sabihin na natin, ikaw yung isdang gutom. Pag gutom ka, kakainin mo, di ba? Pero pag busog ka, kahit gaano kasarap ang inihain sa'yo, di mo kakainin. So ako po yun, noong time na yun. Pero, yun na nga, moment na 2018, hindi po ako ready. Hindi ko rin alam kung ano yung papasukin, pero sabi ko, dapat pag nagkita kami, masimulan ko yung negosyo. Sa makatuwid po, decided na akong magnegosyo kasi kailangan ko na. Di ba? So in short, tumawag po kay Ma'am Ruth kasi inggit na ako sa kanya. Imagine, nagta-travel siya na matagal ko nang kinainggitan. Mahilig po akong tumingin. Hindi kasi ko makapag-travel, no? So ayan po, sabi ko noon, hello Ma'am Ruth, okay lang po ba explain niyo sa akin yung business? Titingnan ko. Pero di niya alam, dala ko na yung pera. Grabe, big time yung anak ko. Kasi sa kanya po yung pera. Okay? So yun na, grabe. Si Ma'am Ruth, nagkita kami ng personal. Ang una kong banggit sa kanya, Ma'am, Ate Ruth, babae ka na. Bakit? Tanong ka bakit? Bakit? Ayan. Kasi noong araw po, pantalon, maong ang suot namin. Naka-t-shirt lang, maluwag pa. So nung nakita kami, naka-skirt siya, sabi ko, chicks na siya. So, ginaya ko siya ngayon, diba? Naka-skirt din ako, diba? Okay? So, pero hindi yun yun. Nakita ko yung pagbabago sa kanya na pwede ka pa palang mag-level up. Okay? Na maging, pwede ka pa maging confident sa kung ano man yung meron ka. Okay? Sa makatuwid, grabe, in-explain niya sa akin yung business at ako po ay nawindang, nagulantang at na-excite po sa negosyong matagal ko nang pinakawalan for 3 years. Imagine, ano nga ba yung negosyo na sinasabi niya? So actually, bago ko yun ipapakilala sa'yo, eh magsusulat tayo, magkukwentuhan muna tayo. Okay lang ba? Saglit lang to, mga 5 minutes. And 5 hours. Parang, huwag po kayong maglilib. Joke lang yun. Ayan. So, syempre, okay, yung sinasabi sa akin ni Ma'am Ruth, nung mga panahon na magkasama kami, Jane, alam ko naman pangarapin ka. Ambisyosa, in short. Di ba? Ambisyosa ako. Totoo po yan. Na ang sabi niya sa akin, alam ko may mga pangarap ka sa buhay. Medyo naka-ismid po ako at medyo tumataas yung kilay ko. Kasi bakit? Oo, yung pangarap ko, feeling ko, na-reach ko na. Kasi bakit? Eh, kasi naman, yung budget ko, yung in-adjust ko. Diba? Okay? So, ang nangyari po, sabi niya, alam ko, Jane, may pangarap ka. Diba? So, pag-usapan natin yung pangarap. Ikaw ba, may pangarap ka pa? Type 1 naman po ako sa mga nasa Zoom at nasa FB natin. Kung may pangarap ka, yan. No? So, lahat tayo meron. Ang sabi sa akin ni Ma'am Ruth, Jane, pangarap mo na ba yung house and lot na meron ka? Yes, meron na po ako, 21 years old. Pag-ibig na walang tangal. Yan, 30 years of age. Pwede na. Pero hindi yun yung gusto ko. Kasi gusto ko farm lot. Farmhouse. Yung walang
pollution, 'di ba? Sarap ma, sarap doon, 'di ba? Okay, so ano pa? Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Ikaw ba gusto mo magkaroon ng sasakyan? For sure, yes, 'di ba? Okay, at makapag-travel, ito talaga yung gustong-gusto ko na kahit grabe, pang unwind ba? Yung stress ka na, pero tanggal yung stress mo pa nag-travel, no? At syempre, yung iyong, ano natin? Peace of mind. Yung savings, di ba? Na kahit wala tayong trabaho for 2 years, 3 years, kaya tayong isalba. At kahit magka-emergency, pwedeng-pwede. Di ba? Tama ba? Pangarap ng lahat to. Pero syempre, pag mangarap tayo, hindi pwede na walang presyo yan. Kasi bangungot ang tawag pag walang presyo. Okay, so huwag mong tipirin ha, nangangarap na nga lang, tinipid mo pa. Yan, okay? So syempre, magtatanong tayo sa milyong-milyong mga tao dito sa loob ng ano, opisina. Grabe, umuuga po talaga, no? Tagilid nga eh, no? Parang mag-ano, nabangga sa iceberg. Ma'am! Hindi sumingin. Ma'am! Sexy, maganda. Naka-block. Dami daw naka-block. Ano nga pala niya? Eileen, ayan. Magkano ang house and lot, ma'am Eileen, ang gusto mo, ma'am? Ano daw? Ano? Ang mahal, no? Grabe, sige, tigay natin. 15 million daw, grabe. Ilang kayo bahay ito, no? Baka naman nasa division na ito, ma'am. Ayan. So, si sir, dahil siya lang yung napakagwapo dito sa unahan, walang sumama sa kanya, pero gwapo pa rin, sir, no? Magkanong presyo ng sasakyan ang gusto mo, sir? 2 million. Sir, ano sasakyan to, sir? Yung madali yung spelling. Baka pa spelling daw. Oh, ayan, sige. Doon na lang daw sa Kia o kaya BMW. No wrong spelling yun, di ba? So, syempre, yung makapag-travel. Sino mahilig mag-travel? Yan, ma'am na nakasalamin na stripes, damit. Magkanong travel yung gusto mo, ma'am? 1M. Sama na niya daw si Marites para updated. Ayan. At syempre, ako na po yung maglagay dito. Ano ba yan? Ang hirap ng mat. Ang dami. No? So, 20 million savings na kahit wala tayong trabaho. Ayan, dinamay ko yung sarili ko. Pwede pa rin. Siyempre, dahil kayo po ay mas magaling kaysa sa akin at may calculator kayo, pwede po ba pa-compute naman natin? 15 plus 2 million plus 1 plus 20, magkano? 38 ang galing ng children's. 38 million pesos. Di ba? Pangarap! Pwede pang matutupad? Pwede. Ang tanong ay paano, di ba? So, syempre, dahil nandito tayo at nakikinig ka rin naman, so huwag mo nang sayangin yung pagkakataon. So, may tuturo po ako ng mga tips paano mo, okay, pwedeng matutupad yung pangarap. Unang-una, ito yung palaging scam ng mga magulang. Nandamay, no? Ayan. Nang sabi sa atin, mag-aral kang mabuti para pag-graduate mo at nakapagtrabaho ka na, magkakaroon ka ng magandang... Oh, di ba? Tinitingnan ko lang talaga kung nakikinig kayo eh. Inulit din natin, no? Sinabi ko na yun eh. Ayan, syempre, di ba? Oo, para daw, pwede daw itong mabibili, no? So, yung una, employment. Employment. Ang hirap ng spelling, habaan natin, no? Tama ba spelling ko? Bala kayo dyan. Ayan. Employment. So, syempre, pag mag-empleyado tayo, hindi naman pwede na pagpasok mo doon yun na agad. Di ba? Syempre, mag-ano ka, mag-a-apply ka pa. May requirements. Oh my God, may requirement pala. Kala ko pwedeng paltan ko yung CEO ng company. Ayan. So, syempre, kailangan graduate, tama? Okay. Pagka mas gusto mo mas malupit yung sahod mo, dapat masteral ka. Doctorate ka. Di ba? Lahat na lang ng rate, meron ka. Okay? So, in short, talagang kailangan meron kang degree. Okay, hindi ko naman po minamalit yung mga high school kasi ako yun. No? Pero, pag gusto mo malaki sahod, dapat mas marami kang pinag-aralan. Madami kang diploma. My God, the diploma yan. So, syempre, ito na ang malupit, no? Okay, mag-a-apply ka, hindi lang naman diploma gusto nila. Experience din. Ano bang experience? Kakagraduate lang. Diba? So, ano ba naman itong mga to? With 2 years experience, kakagraduate ko nga lang. Ano kaya experience yun? Oh. So next natin, syempre pag mag-apply pa, lahat na nasa iyo, maganda ang yung grades. Okay, with diploma ka na, may experience ka na, nakasabay mo yung tropa mo nung araw, siya yung bulakbol kasi nangungopia yan sa'yo. No? Pero dahil meron siyang B, backer, talo ka ngayon. No? Friendship kayo, pero pagdating sa applyan, close sila nung nag-ganun.
manager doon sa loob. So siya yung nakuha. Ayan, di ba? Pero yung malupit niyan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. May malang, mayroong marangal, di ba? Gets mo ba? Nabubulol ako eh. Ayan. Meron naman pong marangal. At ang pinakapunto ng buhay, bakit ka magtatrabaho, hindi naman para mag-donate sa charity na okay lang kahit walang bayad, di ba? Meron ba ganun? Wala, di ba? So kailangan sasahod at pagsasahod, gusto mo makakapag-saves. Saves, madami yun. Okay? So ang maganda niyan, hindi sumusulat na. Naubos na. Naubos na yung pasensya niya sa'yo. Ah. Ayan, meron pa po. Nalamigan lang. Ayan. Sabihin na natin, nagkaroon ka ng savings na 10,000. Sino po ba dito? Ang nakakapag-save ng 10,000 piso, itaas ang paa. Paa yan? Sana all nakakapag-save ng 10,000 pesos. Pero sa mga karamihan, hindi. Lalo na po sa mga simpleng manggagawa, eh baka nga ito lang yung sahod natin. No? So 10,000 pesos, grabe, gawin mo pong makapag-save for 12 months. Meron kang tumataginting na 120,000 pesos. Grabe, dapat pumabalak pa ka kasi may 120 ka na eh. Yan! Diba? Ito ang malupit. Siyempre, pag gumikita ka na, no, pwede i-continue, tama? So, for 30 years, yung 120 mo, okay, winwork out mo pa for 30 years. Bakit hanggang 30 years lang? Kasi yung pagkain nga may expiration. Siyempre, yung kabataan mo meron din. Di ba? So, no choice ka. Pag umabot ka sa 60 years old, yun na yung ngayon, ha? Pero ang sabi dun sa balita, 56 na lang daw, retirement na. So, kabahan ka. Paano pag na-ano na yun? Wala ka na work. Grabe yan. Okay, pwede kang magkaroon ng savings na 3.6 million pesos. Grabe, millionaria ka na. Di ba? Ang tanong sa'yo dyan, eh kung buo pa ito, gusto mo bang mabuo yan? Gusto mo? Kung ano ang suot mo? Ha? Kung anong amoy mo ngayon, magle-level up yan. Kasi huwag ka nang maligo, huwag kang kumain, di ba? Lahat ng mga anong present na ginagawa mo, yan lang gagawin mo. Pwede ka magkaroon ng savings. 3.6 million pesos. Ayan, di ba? Pero hindi man pwede yun eh. Di ba? Imaginein mo, di ka naligo for 30 years. Ang sagawa ng amoy mo nun, no? Okay, pero meron mga piling-piling mga tao na nagkaroon ng ganyan. Okay? So sila po yung CEO ng company, mga piloto, kapitan ng barko, or grabe, kung ano man po, pero mataas yung posisyon. Okay? So in short, hindi pa rin pala sagot ang pag-e-empleyado para matupad ang pangarap mo. Okay? Or pangarap natin. So meron pang pangalawa, yung tinatawag naman po na, grabe talaga, traditional business or traditional trad business na lang. Okay, clear na lang natin na kasi mahaba siya. Ayan. Traditional business. So sa mga tao na nandito na nakikinig, kung meron kang traditional business dyan, kung anumang klaseng negosyo yan, patay business. Ayan. Grabe, sipag. 2 na lang. Haba eh. O yan. So lahat na may negosyo dyan, pwede mo i-type 2. Okay? Kasi syempre, yung business naman natin, hindi pwedeng pag magne-negosyo ka, gusto mo lang. So dapat, maliban sa meron kang knowledge, skills, experience, idea sa pagne-negosyo, dapat may pera ka din. Tama ba? Kasi ang mahirap naman magkaroon ka ng negosyo, wala kang nilabas. Pag gusto mo malaki ang kita, malaki ang puhunan doon. Pag gusto mo naman na may pera ka lang, limited lang, so maliit lang yung puhunan mo, maliit lang din ang magiging kita at pag ayaw mong mamuhunan, tang na loob, huwag ka na magnegosyo kasi walang ganun. Di ba? So okay? Pero kasi bakit? Pag magnegosyo ka, dapat talaga main requirement mo is dapat mayroon kang knowledge. Okay? Kasi pag magnegosyo ka, may mga risk factor ka rin na ma-experience yan. Lalo na ay sari sa restaurant, pinakamadaling itayong negosyo. Tama po ba? Yung tipong pag naglagay ka ng sari sa store bago yung subdivision, syempre excited ka. Di ba? Maglalagay ka ng sari sa store. Okay? Unang-unang nangyari dyan, competition na. Kasi ba't pag nakita nila na kumikita ka, may market ka doon sa lugar mo. So susunod na araw, susunod na linggo, meron ka na sa unahan, sa tagiliran, sa kaliwa, sa kanan, di ba? Kung may taas pa nga yung lugar mo, baka doon sa second floor, third floor, meron pa, tama? Kasi bakit? Kumikita ka eh. At wala kang karapatang hindi pumayag kasi pera nila yon. Tama? Competition. Okay? Pangalawa po is yung di na kailangan explain, competition. Yan, ito yung isang bagay na kahit hindi ituro sa'yo na master mo na.
Okay, utang na loob. Yan, di ba? O, wala na po, explain na yan. Okay na po? Pangatlo, grabe. Yung tinatawag naman na human factor. Human factor, ibig sabihin, ito naman po yung nagbabayad ka ng isang empleyado kung binabantayan ka niya, kung nagbabantay ka sa kanya. Yeah, di ba? So in short, nagsasayang ka ng pera, di mo siya nagtatrabaho ng marangal. Okay, pero no choice ka kasi working ka. Mostly kasi dyan, yung mga nagne-negosyo na may trabaho din sila, sinasabayan. Okay, pangapat natin is yung tinatawag na calamity. No question na rin kasi alam mo naman, si COVID-19 na 2022 na, COVID-19 pa rin yung tawag. Tama ba? Yung uma-anniversary na, tas kayo nag-break na ng juwa mo. Sa bahay, no? Yan. Okay, so ito pang lately yung nagkaroon ng lindol, no? Sa Baguio. So isa yan sa mga calamity na kahit anong tumbling mo, di ka makakaiwas kasi normal na yung nangyayari sa nature, okay? So ito yung mga risk factor na kapag hindi mo po napaghandaan, maaari talaga. Maliit man or malaki ang negosyo mo, pwede ka talaga na magsasara. It's either sarado na agad yan, magbabawas ka ng empleyado, o kaya naman talagang as in totally closed na siya. Okay? So yun yung mga risk factor na pwede mo mong ma-experience kapag nagta-traditional business. So kung hindi pa rin pala sagot ang pagta-traditional business, pwede ka pa rin na magkaroon ng pangatlo. So actually, sikreto to ha. So tabi-tabi po, mamapakan. Okay, so ayan, anong tawag dito? Ito po yung sikreto ng mga mayaman, bakit sila patuloy na yumayaman? Na kaya pala hindi tayo yumaman kasi di natin to alam. Imagine kasi nga secret. Ayan, ito po yung tinatawag natin na LOL. Alam mo yung games? Alam yon. Yung pinipindot-pindot-pindot ng mga kabataan. Hindi po ako nakapaglaro niyan kaya di ko alam. Ayan. Giving up na po yung mark. Thank you. Grabe, palakpakan naman natin si Sir Ryan. Grabe, Lodi. Ayan. Diba? Grabe yung LOL o tinatawag din nating law of leverage. Ibig sabihin, batas ng pagpaparami. Okay na? You're going to multiply your time, effort, ability, and money through other people. In short, magbabayad ka ng empleyado. So, sino ba dyan ang nagtatrabaho sa mall, SM? Meron mang di nakakakilala sa mall. Siguro naman lahat, di ba? Oo. Okay, so lahat nakakilala. Si Henry Simikan niya yan. So, isa po siya sa gumagamit ng law of leverage. Na kung ikaw is nag-empleyado ka, may branch, yung company na pinagtatrabahuhan mo, ikaw po ay nile-leverage. Kasi imagine, nagbabayad siya ng iba't ibang mga tao. Sa magkakasabay na oras, magkakaibang lugar, pero sabay-sabay na nag-ooperate. So in short, ikaw talaga yung nile-leverage ng boss mo. Tagalan mo pa. Joke lang. Papakabait po tayo. Ayan. So syempre, may dalawang klase po niya. No? So yung una, yung tinatawag po natin na, nagulat ako sa marker. Ang daming tinta. Ayan. Franchising. So yung franchising natin, ito yung unang type po ng atin pong law of leverage. So yung franchising. Tama naman spelling, di ba? Okay, franchising. So, kilala naman po yung 7-Eleven, Jollibee, Mang Inasal, McDonald's. No? Kanina nga, nandun ako eh. Ayan, kumain bago pumunta dito. So, syempre, yung McDonald's, no, originally from US po yan. At ang may-ari niyan is si Ray Kroc. Ayan, sosyalan natin. Ray Kroc. Ayan. Si Ray Kroc. Okay? So, syempre, dahil si Ray Kroc, no, ay mayroong McDonald's. May McDonald's siya, okay? Para mas lalong kikita ang isang negosyo, mas maganda kapag mas maraming branch, okay? Hanggang sa dahil gusto niyang kikita ito, nagkaroon po ng international. So, nagkaroon sa Asia, nagkaroon sa Philippines, nagkaroon sa Luzon. O, Luzon na lang, huwag na yung ibang lugar. Yan. Okay? Nagkaroon din sa QC, o dyan na yon sa may pagbaba ng MRT, nakita niyo yun, di ba? Okay? So, dito yan sa QC, pag bumili ka ba ng Chicken Joy, sa McDonald's, kikita ba yun? Hala, di nakinig. Chicken Joy yun. Gagalit si Jollibee. Sa kanya yun eh. Ayan. Oh, sabi ko sa inyo, para joke yun. Alam nila scripted to. Uy, kaming ay ha.
Ayun. So eto po. Syempre hindi talaga 'yon doon. Hindi talaga kikita kasi sa Jollibee 'yun eh. Pero pag bumili ka ng fries diyan, no, malaking ayan, basta chicken dito sa ating branch sa May Panay. So once na bumili tayo diyan, kahit anong tumbling mo diyan, hindi naman ikaw ang pagbebentahan ni Ray Kroc kasi nga nagbayad siya, 'di ba? So ang malupit niyan, kahit di mo yung kilala, di mo alam kung ano ang pinaggagawa niya sa buhay. Itong branch na to, once na nagbumili ka diyan, kikita 'yan. At ang malupit, yung Luzon branch kumita rin 'yan. At ang Philippine branch kumita rin 'yan. Yung Asian branch kumita rin. At ang pinakamalupit, si Ray Kroc na di mo alam kung anong pinaggagawa sa buhay. Kung buhay pa ba siya, yan. Oo, ay nagkakaroon pa rin ng income na tinatawag na royalty income. Okay, kasi bakit? 1980s pa lang po, wala na po siya. But don't worry, yung family naman niya yung nag-enjoy. Ibig sabihin pala, no, kahit wala kang ginagawa, basta't nagmamarket yung negosyo mo, pwede ka pa rin kikita. Gusto mo ba yun? Wag! Kasi patay na siya. Huwag mong gustuhin na yan. Okay? So, eto kaya lang, syempre, pag maganto kang negosyo, yung McDonald's, actually, maganda sa kanya, meron siyang sariling konsepto at sistema na kasama mong bibilhin ang buong tindahan na yon ay bibilhin mo. Pati yung kung ano man sistema at konseptong meron siya. Pero mahal. 30 to 50 million pesos. Kung meron ka na, halika at sasamahan kita. Kahit di ko alam yung opisina. pero sure ball. Wala pong nagsarang McDonald's. Tama ba? Lahat yan kumita. Pero malaki ang kailangan mo ilabas. Okay? Kung wala ka po na 30 to 50 million pesos, kasi eto, pagdating sa franchising business, malaki yung puhunan, pero malaki din yung potential income. Di ka lugi. Pero 3 to 5 years pa yan bago mo makuha yung 30 to 50 million pesos. Okay? So kung wala tayong budget na ganyan, proceed tayo sa pangalawa kasi may pangalawa pa naman. O, pwede mamili. Yan. Okay, yung tinatawag na MLM. Laro din to. So laro-laro lang tayo. Ganda pala dito, no? Maglalaro ka lang. Ano to? Guys. Ayan. Ito yung nilalaro ng ex mo. Joke lang. So, kapag bago ka lang, makinig lang muna. Ayan, makikinig ka lang pala ngayon, no? So, meron din niyang sariling sistema at konsepto na kung saan, grabe, ipagchichismisan at ipagkukwentuhan mo lamang po ang iyo pong negosyo sa iyong case system. Ano ba yung case system? Yan po yung kakilala mo, kaibigan, kapamilya, kapuso, kapinsan, kaaway mo, pwede din, ka-ex mo, tsaka yung ex ng ex mo. Ayan. Oo, ayan. So, yan ang mga pwede mo sisharean. In short, tao, ha? O, tao lang yung sishare mo ng business. Kasi kapag kalabaw, kabayo, katikati, hindi naman yan nagsasalita, hindi makakapag-share, makakapag-kwento, no? So, eto, ikikwento mo lang po. Na matagal mo namang ginagawa, parang pag-share mo lang ng sale sa Lazada, sa Shopee, sa SM, na kada may sale, talaga namang ganang-gana kang mag-invite, mag-aya, di ba? Kala mo kumita ka doon. Hindi, di ba? Okay, at ito pa malupit, pa-birthday ka pa, pinaghahanda mo yung mga taong pag may pagkain lang sa kanan doon. Di ba? Ayun. Pero tito, okay lang ba? Pwede kang kikita. At ang good news niyan, malihit yung puhunan, pero malaki yung potential income. Grabe! So ang good news niyan, maglalakad tayo. Magbubura tayo. At haharap ako sa inyo kasi baka umalis ka. baka pagtalikod ko, wala na yung tao. Ayun. So anyway, grabe. Actually, magsisimula pa lang tayo. Introduction pa lang po yan. Hindi ko po alam kung anong oras na ngayon. Pero grabe, okay lang ba? Palakpakan naman natin ang pangalan ng ating company. Grabe! Unified Products and Services. Ang maganda po sa kanya, yung diniscuss ko po kanina na franchising, multi-level at traditional business, all-in na po sa kanya. Ganun kaganda yung business natin, okay? Ang good news niyan, ito po, grabe, 11 years na. November 11, 2011 po siya na nag-establish. So in short, matibay na matibay. Mas matibay pa sa inyo. Ayan, okay, ito po. Siyempre, sino nga ba ang may kanya nitong business natin? Eh, pure-blooded Pinoy. Walang iba kundi si Press Manny P. Ngayon pa lang mag-type ka na dyan. Nagmamadali na tayo. Yung mama. Okay. So, Manny Pascual. Ayan. Baka ilagay mo pa si Pacquiao, inananahimik yun. Okay. Manny Pascual. Okay. Isang CPA by profession. Nagtrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. In short, pagdating sa pera, talagang malupit.
No? Pero kung itatanong mo kung doon ba siya umaman, hindi rin. Di ba? Nagnegosyo po siya, forever living. Kung pamilyar ka, alam na natin kung anong edad mo. Okay? So eto po, at the age of 21 years old, grabe kumita at yun po yung naging dahilan kung bakit nakapagnegosyo siya. Okay? So syempre, kung pagdating naman sa legalities, kumpletong-kumpleto. Okay? Meron po tayo from Bangko Sentral ng Pilipinas, SEC. Meron tayo sa DTI, may AFI tayo. Okay, at napakarami pa, di ko nilalagay sa lahat, ha? Okay, at ito po, grabe yung maganda sa kanya. Ano nga ba ang main product ni Unified Products and Services? Yung tinatawag natin na Unified Pay. Grabe, at pumapalakpak yan. Okay, so dati po ang tawag sa kanya is e-cash, pero dahil lumevel up na po ito, eto na yung pangalan niya, humahaba na, di ba? Okay, eto na siya. Ano nga ba ang mga, ang meron sa kanya? Actually, ito po ay almost same ng GCash, okay? Or smart, padala ng Paymaya, questionable, no? Na kapag ikaw po ay magkakaroon ng transaksyon, doon sa pondo na nilagay mo, doon po babawasin ang mga transaksyon. So in short, once na mag-avail ka nito, is zero balance po siya, ha? Wala pong laman po yan, okay? So ang maganda sa kanya, once na meron ka ng Unified Pay, pwede ka na magkaroon ng sarili mong ticketing, okay? Travel and tour, bills payment, remittance, insurance, loading, online shop, shipping, at napakarami pang iba. Grabe, meron ka pa dyang pabigasan, may frozen goods, okay? Okay, hindi naabot eh. Baka may makita kang hindi kailangan makita. My God! Lahat ng yan, negosyo mo na, ganong kaganda yung business mo. Imagine, no? All in na po yan. Sa halagang, may halaga pala. Kala ko libre. Meron ba libre? Yan. O, yung business natin, syempre may bayad dyan. Yung ano nga, may bayad na eh, di ba? Okay? So, ito po yung nagkakalaga ng 16,998 pesos. Malaki o malagkit? Malagkit. Kumakapit daw. Pag ikaw ay magne-negosyo, maliit yan. Pero pag pupunta ka sa mall, malaki yan. Panggastos eh, di ba? Okay? Pero pag magne-negosyo ka, magre-ref ka, presyo lang yan ito. Okay? Pag magagawa ka ng tindahan mo, pader lang to. Ano kayang pader yun, no? Okay, ano ba? Grabe! Pag ikaw po ay magtitindahan at gusto mo may alak doon, di ba? Kasi yung mabenta, di ba? Ilang case lang to. Imaginin mo, no? Tapos ngayon nag-iisip ka pa. Ganyan kaganda yung business mo, tapos sabihin mo, mahal mo rin, di ba? Okay, at dapat mong abangan kasi mayroong pang pakulo mamaya para mas makita mong deserve niya yung presyo niya, okay? So ano pa ba? Pag syempre magne-negosyo ka, dapat hindi lang yung presyo yung meron ka, okay, dapat alam mo rin kung paano yan palalaguin. Hindi ibabalik kasi pag bumalik lang yan, ayaw mo na. Dapat palalaguin, di ba? Okay, so eto po, return of investment ba? Grabe, okay? So, through markup, magma-markup, dadagdagan mo ng maraming, no? Joke lang, yan. Okay, tingiting natin, meron tayong 406 airline partners. Nang good news dyan, wala ka nang kailangan problemahin sa atin pong cash band, okay? So, yung cash band natin, di ba, sa ibang company, sa labas, eto, kailangan mag-markup, mag-cash band ng 300, 500, or 800,000. Depende sa airline. So sa atin po, si Presmani na bahala. Ang gagawin mo na lang, magbubook ka domestic at international. Grabe, okay lang, makikita ka. 150 to 500 pesos pag domestic at pag international, 750 pesos up to 1,000 pesos. Grabe! Diba? So sample natin, Manila to Davao, mamamasyal. Okay? Dalawang tao, maximum agad, 500 pesos. Meron kang 500 times 2. Okay, dalawang tao yan, meron kang 1,000. Siyempre, dahil hindi naman taga doon, another 1,000, meron ka agad. 2,000 pesos in just 4 to 5 minutes of booking. Yun po yung pinakamaganda. Diba? So, hindi po tayo naglilimit. Bahala ka sa buhay mo kung ilan yung gusto mong i-book. Diba? So, ang maganda niyan, may international po tayo. Sabihin na natin, Manila to Hong Kong naman. Sagad sa 1,000, dalawa. So, meron ka kagad na 2,000 pesos, papunta another 2,000 kasi hindi naman pwede na hindi babalik, another 4,000 pesos. So in short, meron ka pwedeng kikitain another 6,000 pesos agad. Gawin mo siya tuloy-tuloy in 7 days. Ayaw mo na ng ibang araw.
Gusto mo 7 days lang. Okay? So meron ka dyan, times 7, meron kang kita na 42,000 pesos at pinapalakpakan yan. Kasi bakit? Naghahanap ka ba ng pampalago? Grabe, yan na po yun. Diba? Balik na balik na balik. Okay? So ang maganda niyan, hindi lang yan yung negosyo mo. Meron ka pang sangkatutak dyan. So balik, puntahan na lang natin yung iba. Ayan. Insurance. Kasi ang dami niyan, no? Pili lang tayo ilan, ha? Okay? So yung insurance natin, ang pwede, ang i-offer lang ng company is purely personal accident insurance. Naputulan, nalumpo, nabalda, pares lang ba yun? Diba? At wag lang po yung nadagdagan. Oh, di ba? Alam mo yung nadagdagan. Na-aksidenteng nakabuntis. Ayan, nadagdagan, di ba? Ayan. Okay? So, yung ating partner dyan is si Malaya na si FPG at CTPL. Okay? So, ang ating maximum na pwedeng maging benefits ni under Malaya na is 110,000 pesos. Maximum yan. Okay? Pag FPG naman is 170,000, ganun po kalaki. Okay? At ang good news nyan, ito po ay pwede mo ibenta ng 300, 500 pesos, or 1,000. Depende sa konsensya mo. Kasi bakit? Ito po'y good for 1 year na, ha? Kahit 300 mo lang yan ibenta. Kasi bakit? 365 days in a year. So kung meron ka dyan na good for 1 year na, hindi ka nalugi. Okay? So minus 80 pesos. Ano yung 80? Siyempre puhunan mo. Ha? Okay, 80 pesos yung kailangan mong puhunan. Ibig sabihin, meron ka kagad kita na 220 pesos per policy. Kita mo na po yan, linis na linis na. Okay? So yung maganda sa kanya, pwede po na ikaw po ay maghanap ng agent. Sabihin, kahit hindi po ikaw yung lumabas, siya po yung maghahanap ng kliyente. Bawasan mo to. Siyempre, siya'y napagod. Ikaw, tagapindot ka lang. Diba? So gamitin ang kadamihan ng mga kaibigan. Magkaroon naman sila ng silbi joke. Para may pagkakitaan sila, no? So 220, sabihin na natin 100 na lang. Oh, kasi meron siyang kakilala na toda. Yan, ipatoda. O kaya bikers, o kaya mga organization. So meron ka pa rin na 22,000 pesos. Ang baba eh, doon na lang natin ilagay. Okay, 22,000 pesos. Okay lang ba? Kumita ka niyan? Ang maganda nito, next year magpapa-insured ulit sila. Okay, another 22,000. Siguro naman diyan mawala lahat sabay-sabay, no? Napaka-certain mo naman, di ba? Yan, 22,000, pwede na, secured na sila. Di ba? So, marami pang kitaan. Actually, maganda niyan. Eto, meron pa dyan loading. Di ba? Yung loading na pag di mo alam, pag in-explain ko pa, loading ka talaga. No, lahat dito, okay, pwede mo lo-loadan. Yung online shop natin, 30% lifetime discount. Yung bigas, explain pa ba natin? Dinuluto yun, ha? Ayan. Okay, ang good news niyan, etong pinakita kong etong negosyo natin ay 20% pa lang ng kitaan. Grabe! Di ba? Once ba ikaw ay bibili, pwedeng itapon yung 80%. Imagine, bibili ka tubig. 20% lang ininom mo, tanapon mo na yung iba. Payag ka? Hindi, di ba? Kasi syempre may bayad yun. Tsaka, siguro naman, alam naman nating lahat na mas malaki yung 80 sa 20. Tama. Pero yung good news niyan, etong 80%, pwede mo di mo pakilaman. Kasi kung gusto mo kumita, okay ka na sa 20%. Pero kung gusto mo kumita ng malaki, dun tayo sa 80. At pag sigurista ka, pwedeng sabay. Okay? Pwedeng kikita habang kumikita ng malaki or pwede kang yayaman. Grabe! So dito kasi ang pinakamatindi dyan, okay? Di ba kanina sabi ko, yung unified pay natin once na mag-avail ka ng 6998, walang laman. So yung company natin is nagbibigay siya ng libreng pondo, okay? Na pag ginawa mo yung 80% ng kitaan. So in short, hindi po sa pilitan. Ayan, pag ayaw mo, kami na lang. Di ba? So eto na, grabe! Eto na yung other kitaan natin na kung saan pwedeng matutupad yung mga pangarap mo. Ayan, muntik na ako lagyan ng kuliglig. So ayan, grabe! Nag-iisip ako kung lulunukin ko ba eh. Ang aking energy. Ayan, okay? So grabe, itong 80% ng kitaan, grabe, ito po yung sharing ng business. So kung hindi ka masyadong madamot, gusto mo naman na ipangangalandakan yung negosyo mo, pwede rin, di ba? Kasi bakit? Ang negosyo, pag maganda, pinapromote, hindi. Pinapromote. Okay, ang tanong pa dyan eh, yung tuyo nga nasa FB. Diba? Tama ba? Yung suma nasa FB.
yung asin na sa FB. Tapos eto, ang ganda, social pang mayaman. Tapos ayaw mo. Uy, grabe. Okay, syempre lahat yan magpo-promote. So actually, yung gagawin mo lang naman talaga, ang purpose mo is para alam ng mga kakilala mo sa FB or even sa personal na may business ka. Kasi pag magne-negosyo ka at ikaw lang may alam, anong tawag doon? Diba? So ikaw lang may alam nun. Walang negosyo pag gaganyan, okay? So yung gagawin mo lang, ipopost mo sa FB. Sample! Sino po dito yung pinakabata ang puso? Pinakabata ang puso. Tatay! Ayan, hello po. Ano po pangalan niyo? Yes po. Noel! O sabi ko sa inyo, siya yung pinakabata eh. Dama po ba? Pinakabata yung puso. Ayan nyo na. Ayan. Sir Noel. Noel, travel and tour with bills, payment, remittance, insurance, bigas and pros and good with MGAS is now open. Sir, may magtatanong o meron talaga? Meron. Siyempre si sir, marami na tong kakilala sa haba ng naging buhay niya, di ba? Paramihan ang kakilala. So, huwag niyong isnabin yung mga young at heart natin. Madami ang kakilala. Okay? So, syempre, pag may nagtanong, dalawang klase lang ng tao yung magtatanong. Una, ang sasabihin sa'yo, friend, tropa, kaibigan, big time ka na. Hindi ka mo lang nagsabi sa akin, Noel, meron ka na palang negosyo. Kailan yung opening? Wala bang pasyat? Inuman pala yung gusto. No, syempre sabihin mo, sir, wag muna at magne-negosyo ka pa. So, sasabihin mo dyan, pwede discount. Hindi naman nila alam na hindi mo bigyan. Di ba? So, ang gagawin mo lang dyan, no, di meron ka na pong kliyente. Yung pangalawang klase ng tao is yun naman yung tao na magsasabi naman sa'yo na, oh, kaibigan, Tito Noel, matagal na po ako naghanap ng ganyan. Total naman, mukhang madali kasi nagawa niyo po. So, pwede ba yan sa akin? So, kapag may mga nagtanong, huwag po kayong mag-alala kasi yung katabi mo, maganda, sexy. Sponsor mo ba yan, sir? Hindi. Basta katabi mo siya, sir. O, di ba? Merong tutulong sa'yo na mag-explain yun. Yung sponsor mo, siya yung mag-explain ng business, sasamahan mo lang po yung kliyente. Yan, okay? Magkaroon ka ng 4 ways to earn dyan once na gusto mong gawin yung sharing ng business. Okay? Ang maganda, wala ka munang gagawin. This is you. Sasamahan mo lang yung kliyente, syempre. Okay? Direct referral bonus. Once na yung kaibigan mo, sabihin na natin, isa muna, yung mahiyain, at yung isa, madaldal. Okay? So, eto, magkaroon ka, si A, naka-attend ng presentation. Nagandahan sa explanation, hindi sa nagpe-present. Ayan. Okay? Meron ka dyan, 1,000 pesos kasi nag-avail siya. 6998. Ha, hindi lang basta umattend ha. Baka singilin ako dito eh. Ayan, 1,000 pesos. Siyempre, etong CB, madaldal. Oh, pero nagustuhan niyo rin yung business, in short, nag-avail din, another 1,000 pesos. Okay lang ba? Meron ka 1,000? Meron ka 1,000? Meron ka ng pondo sa unified pay mo. Okay, diretso na po yan. Okay? Paano pag mas marami? 5 sila, 10, 20. Ikaw na mag-compute, tigi 1,000 ang bawat isa. Okay? So, syempre, meron pang pangalawang kitaan, tinatawag na indirect referral bonus. Ibig sabihin, huwag mong harangan ang gustong mag-share ng business. Okay, sharing is caring. Mas marami, mas maganda, syempre. Okay, ikaw ito, ito yung kaibigan mo na na-share ng business. Pag ang mga kaibigan, pag ang tao ay mahiyain, may kaibigan ding matahimik, tama. Tropahan yan eh. Okay, so ito yung linyahan ng mga matatahimik na tao. Ayan, nag-share. Siyempre, itong madaldal din magpapaiwan yan. So, magkakaroon din yan ng na-share ng business. Okay, na hindi mo ulit kakilala, hindi ikaw yung nag-present ng negosyo, magkakaroon ka dyan ng indirect referral bonus na 60 pesos. So, paano yan, Ma'am Jane? Ikaw ito, Sir Noel. Nag-share itong CEA na mahiyain. Wala kang kaalam-alam, di mo kilala, meron ka dyan 60. 60 pesos, 60. Etong si B, madaldal, meron ka dyan, 60 pesos, 60. Nakakapagod, di ba? Tipirin natin, kasi maubos yung marker. Ayan. Oo. Hindi niya kinakain powers natin. Gali. Ayan. So, up to the 10th level po yan. At yung pa 60 na yan, kung tatanungin nyo kung maliit, kahit maglakad ka dyan sa labas, wala ka masalubong ng 60 pesos dyan, ha? Okay? May pang isang kilo ka na may kasamang itlog. Ayan, may ulam ka na, no? May pangatlong kitaan pa yung tinatawag natin na SMB na masarap pag malamig. Diba? Pampainit ng lalamunan, pero hindi yan yun. Okay, eto yung tinatawag natin na sales match bonus. Ibig sabihin, dahil yung system natin is binary, ibig sabihin, merong sa left, meron sa right.
Andito yung kaibigan mong tahimik, si A. Ay, nandito yung kaibigan mong madalda, si B. Dahil na-detect na system, meron sa left, meron sa right, meron kang SMB, 1,500 pesos. Yan. Okay, sabihin, andyan si A, andyan si B, nasa left, nasa right, meron ka 1,500. Meron sa left, hindi mo kakilala, hindi ko nag-share. Meron ka sa right, hindi mo rin kakilala, grabe, nag-match. Meron ka another 1,500 at meron sa left, meron sa right, meron ka 1,500. Left, right, 1,500, ang dami. Infinite po yan. At ang good news niyan, di ba, hindi ka po pipigilan. Okay? Pero syempre, dahil tayo ay legal, moral, ethical, grabe. Binabantayan tayo ng SEC. Okay, meron tayong tinatawag na safety net. Maximum 16 pares lang po yung babayaran ng company. Para di magsara, syempre, di ba? So, nakalimit na po yan. So, in short, 60 times 1.5, meron kang potential income. Potential lang, hindi ko sinabing pag sumali ka, meron ka nito. 90,000 pesos. Disclaimer. Hindi po pagsali mo dito, may 90,000 ka na bukas. Ah, wala pong pangakong ganyan ang company. Nililinaw ko lang. Ayan. Okay, pero once na ito gusto mong makuha, it takes 3 to 5 years para i-work out po ito. Okay, at the same time, hindi ka mag-isa. Lahat ng mga tao na share mo na negosyo, katuwang mo po sa pag-workout niyan. Okay? So, mas marami kayo, mas maganda. Okay? So, syempre, ito po may naka-achieve na niyan. Si Ma'am Chimmy Labuen, si Ma'am Angie, si Ma'am Marvy, si Ma'am Christina. Ayan. So, lahat niyan sila naka-achieve na nito. So, in short, tayo din. Gustong-gusto mo, pwede rin natin yan. Okay, at kung mas masipag ka, pwede mo itong tuloy-tuloyin in 30 days, pwede kang kikita. Grabe, pumapalakpak ka dapat. 2.7 million pesos. Grabe. Ito po yung pinakamalaking pwede mong kikitain at wala pa pong nakakakuha niyan. Diba? So, open na open pa. Okay, ang trono para sa 2.7 million. At ito po ay 100% of your effort together with your team. So in short, hindi ka mag-isa, hindi mo solo, at lalong hindi instant. Okay? So yun po siya ha. Pero kung ano, Ma'am Jane, paano yan pag part-timer kami? 10% of effort lang yung kaya namin. Pwede pa rin, kasi bakit? Hindi na nakakahiya yung 270,000 pesos. Tama ba? Monthly income mo, buwan, 270, di ba? Okay, at kung ikaw ay medyo may love life, parang artista, 1%, 27,000 pesos. Sabi niya, parang mas naintindihan ko yung 20 mil. No? 27,000 yung naintindihan. Okay, hindi yung malaki. Kasi bakit? Pag simpleng tao ka, hindi ka masyadong familiar sa malalaking kitaan dahil hindi mo din nahawakan, parang ako. Tama ba? Hindi natin yan na, hindi pa natin na-experience yan, okay? Pero syempre, pwede. At ang matindi dyan, dyan mo makita na yung negosyo mo, depende sa sipag mo, yung pwede mong kitain. Di ba pag nag-empleyado, masipag ka, tamad ka, paresahod. Pero dito, yung sipag mo, pwede mong gagamitin. Kaya po marami ang nagre-resign, di ba? Kasali ako dyan. Okay? So yan siya. Pero actually, ma'am, sir, grabe, kung ito po iniisip nyo, gusto ko yan. Kung sumali ako dito, hindi. Ayoko dyan kasi mayayain ako. Naniniwala ka ba? Hindi, di ba? Sa daldal kong to ngayon. Okay? So yung negosyo natin, yung pang-apat na kitaan, ang may kasalanan kung bakit ako nandito. Kasi bakit? Gusto ko magkaroon ng residual income. Ano ba yung residual income na yan, Ma'am Jane? Magbubura tayo ng kaunti. Hindi ka siya. Okay? Residual income, kung ikaw ngayon ay, ano na, nasa tamang gulang, ano may edad na yun? 60 years old. O, di ba may SSS ka? Meron din tayong same concept. Pero yung pagkakaiba niya, hindi mo kailangan umabot ng 60 ang edad mo bago mo ma-experience. So, ibig sabihin, paano ba yan, Ma'am Jane? So, di ba itong mga tao na to, pag nag-avail ng system ba yan, yung 6998 na yan, na in-avail niya, palagay mo yung mga services na nandito gagamitin niya? Yes, hala nga naman GCash pag gamitin yan, di ba? Libre yun, pero dito gumastos siya. So gagamitin, tama ba? So kada magta-transaction siya ng remittance, meron ikaw na income. Residual income, meron ka piso. Mag-bills payment yan sila, 50 centavos to piso. Okay? Mag-insurance yan, meron ka piso, domestic ticket, 10 pesos, pagbalikan, 20. Okay? International, meron ka 25 pesos. Pag bumalik pa yan, 50 pesos.
Diba? Ganun kaganda. Every transaction ng under your organization, kahit tulog ka, pwede kang kikita. Basta chineran mo sila. Imagine, nag-book lang sila, di ba? Meron ka 10 piso, di ba? 25 pag international, pa piso. So, paano ba yan? O, sige na, ganito na lang. Total naman, sasabihin nyo, di naman ma'am lahat nagbubook ng ticket. Saan ba yung ticket? Ere. Di doon tayo sa pinakamasaya. O, yung kahit ayaw mo na sa kanya, lapit ng lapit. Alam mo yun? Hindi ka pa pinapanganak, inaantay ka na niya. At kahit yung ayuda, ayaw kang puntahan, ito, nilalayuan mo, lapit ng lapit. Alam mo na ba kung ano yun? Di ba? Yung bills, tama ba? Yung Meralco bill na tinataguan mo na nung pandemic. Di ba? Ay, hindi pala, kasi member na kayo. Yan, di ba? So yung bills payment natin, pwede kang kikita maximum. Okay, sabihin na natin piso. Okay? So, kuryente, tubig, internet, sino pong nakakalibre? Doon ako titira. Meron ba? Meron? Wala. Kaya mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ayan. For this year, 2022, palagay mo ba makakapag-share ka ng business sa 10 kakilala mo na lang? 10. Pwede, di ba? Kasi yung 10 yan, eh grabe, 12 months to. Pag isa-isa, tamad ka nun. Di ba? So, 10 na lang. Okay? Nang gagawin is magbibills payment lang, 3 na lang. Okay? Bigyan ka ng company na tigpipiso, meron kang 30 pesos. Wala kang ginagawa. Grabe, di ba? Buwan-buwan. May panload ka na. Parang malungkot ka. Dagdagan natin yung taon. Yan. 2023. 2 years doing the business, yung 10 taon na share mo, nag-share din sa tig sa 10. Nagbabayad ng 3 bills na may tigpipiso, meron ka 300 pesos. Grabe. 5 kilong bigas. Na-compute agad, no? Okay? So, 2024, 3 years doing the business, yung 10 mo, nagkaroon ng tig sa 10, nagkaroon ng tig sa 10, nagbabayad na 3 bills na mayroon tig pipiso, meron ka 3,000 pesos? Grabe, parang SSS pensioner ka na. Tama ba? Kasi kapag dito, may 3,000 ka, ikaw yung mga mababa lang yung, ano, yung binayad nung araw. Di ba? Ito'y depende sa pag, kung sino yung presidente, kung lalaki o hindi. Tama ba? Okay? So, 4 years doing the business, 2025 na, grabe yung 10 mo, nagkaroon ng tig sa 10, nagkaroon din ng tig sa 10, nagkaroon ng tig sa 10, nagbabayad ng 3 bills na may tig pipiso, meron ka 30,000. Siguro naman po, nakakakilala tayo ng 30,000, di ba? Oo. Nahilo na yung camera sa akin. 30,000 pesos. Ito po yung naintindihan ko sa kanya. Kasi bakit? Kahit anong sibag mo sa pagtatrabaho mo, 4 years to. Pero sa ginagawa mo ngayon, pag umalis ka ba dyan, may 30,000 ka after 4 years. Kahit nga si mamu, 25 years, wala raw eh. Di ba? Okay. So yun yung naintindihan ko sa kanya. Kasi dito, actually, ako po, isa po ako sa empleyado, sabihin ko naman na medyo mabait naman po ako ng araw. No? Sa pagtatrabaho namin, ayaw po ako pa-resignin. Kasi sabi nila, 10 years daw bago makakuha ng early retirement. Di ba? Benefits pag alis ka. Kaya lang, 6 years lang ako regular. So, plus 4 years daw, 30,000 pesos. Bubulong ko sa inyo. Bibigyan daw po ako ng 100,000 pesos. Nilayo, baka may makakita. 100,000 after 4 years. Siguro naman mas magaling tayo sa math. 30 times 12 months. Saan ka lugi? 100 o 30? Dito na lang. Okay, sige po, pakipirmahan na lang resignation ko. Di ba? Kasi bakit? 4 years din, parehas, maaaring mas malaki yung kinikita. Sabihin natin, hindi ganun ka-consistent yung income, pero ito yung pwede mag-abang. Okay, so yung negosyo mo, one time mo lang babayaran, lifetime mo na yung business. Pinakamatindi po dyan, grabe, non-refundable, pero transferable. Ibig sabihin, pwedeng-pwede ko pong ipamana sa nag-iisa't pinakamamahal naming anak. Di ba? Na dito naman, siguro naman, wala naman pong magulang na gusto ipamana ay utang. Di ba? Okay? So, yun yung nakita ko sa kanya. Now, pwedeng mabago yung buhay ng aking pong baby. Okay? Na pagdating ng araw, grabe, pasasalamatan niya ako. Siyempre, makapag-payback po ako sa parents ko. Okay? So, grabe, di ba? Maganda ba yung business? So, magandang. Grabe, sa sobrang haba nung sinabi kong maganda pag di mo na-gets. Grabe. No? Siyempre, dahil maganda yung negosyo, may next pa magsasalita kasi tapos na ako eh.
Yes, bukas na daw si Ma'am Jane. Magigising na sila. Yan. Siyempre, yung next nating speaker, grabe, isa po sa inahangaan ko at grabe, dapat mong pakinggan kasi siya po yung magbibigay ng idea sa'yo. Paano mo po sisimulan yung negosyo kasi alam kong atat na atat ka na magsimula. Tama ba? Ayan. So, siyempre, yung next speaker natin ngayon, grabe, isa po siyang farmer dati. Grabe. Sobrang lodi kasi wala tayong kakainin pag walang farmer. Tama ba? Okay, pero, syempre, naging IT by profession din siya. Okay, and ngayon, isa na po sa management trainer natin. Grabe, okay lang, mabigyan natin ng 1 million! 2 million! 3 million! At milyong-milyong palakpak para kay Sir Mark Condat! Yan, grabe. Okay lang ba na palapakan natin si Ma'am Jane? Yan, grabe, no? Yan. Sino ba mga first time dito? First time. Marami tayong first time. And syempre, yung sa online natin, no? Live sa URTV and sa Zoom po natin. Tama? And syempre, naintindihan ba yung business? Kasi kung hindi po nyo naintindihan, uulitin ko po. Okay lang po ba sa inyo? Ah, hindi na, hindi na. Yan, wag na na. And syempre, okay lang ba na palapakan natin yung bawat isa? Yan. Kasi bakit? Nandito po tayo, tama, sa oras na to. Anong oras na ba? 7 na? Grabe. Kumain na ba lahat? Yan, hindi pa. Yan. And by the way, syempre, sa mga hindi sa akin nakakilala, I'm Mark Condat. Yan. Hello po, yan. From Bicol. Yan. Tama po yung sinasabi ni Ma'am Jane kanina. Dati po akong farmer and IT by profession po. Syempre, nakapagtrabaho din po ako dito sa Maynila. Tama po? And syempre, paano po ba ako napunta dito sa business na to? Napunta po ako dito through my college classmate. Tama? Sino ba dito ang nakapag-invite sa kanya? Kaibigan niya? Wala. Ay, si ma'am. And, sorte mo, ako kasi kaibigan ko rin po yung nag-invite sa akin dito. Tama? Noong college nga. Siyempre, matagal po kami hindi nagkita noon or nag-chat man lang. Tama? Pero sa sobrang tagal, biglang nag-chat sa'yo after 5 years. Tama ba? Siyempre, magugulat ka, tama? Siyempre, magugulat ka. Sa tagal yung hindi nagkita at nag-usap, nag-chat siya sa'yo. Tama, kaduda-duda. Tama ba? Kasi iisipin ko dun, baka mangungutang siya. Pamilyar? Yan. Pamilyar kasi, bakit? Ako kasi minsan, nakakaalala lang din ako pag mangungutang. Parang gantiyan ba? Tama ba? Kasi mostly sa atin, ganon. Tama? Yan. Okay lang yan. Kung nasasaktan ka man, baka real talk nga. Kasi ganun po ako. Tama. Pero nung pagsasabi niya sa akin, "Oy, san ka ba? Kita naman tayo dito sa Quezon Avenue." Okay? Siyempre, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, anong gagawin natin dyan? Tama. Punta ka dito, kain tayo. Okay? Siyempre, ako naman po, hindi naman po kasi ako kalat ka rin. Hindi naman po ako paray gutom. Pero sumama po ako sa kanya. Tama? Kasi syempre po, hindi ko naman po inisip yung pagkain doon or what. Pero gusto ko lang po na magkita kami. Pero, ang kagandahan dyan, ang nadatnan ko po dito, walang pagkain. Tama? Kung ikaw po first time po, katulad rin po kita dati, na pinaupo po dyan at napresentahan na itong business na to. Tama ba? Siyempre, ako nga, dati, pagka-graduate ko,
pumunta rin po ako ng Maynila para mag-work. Kasi po, sabi po kasi sa akin ng mama ko, tsaka yung teacher ko, tama, mag-aral ka ng mabuti para makapaghanap ka ng magandang trabaho. Lahat naman po tayo ganun, tama ba? Kasi bakit? May mga pangarap po tayo sa buhay. Lahat po tayo gusto makapagtapos. Tama po? Para yung pangarap po natin, makuha po natin. Tama ba? Siyempre ako, nangarap din po ako magkaroon ng bahay. Ganun ka rin ba? Siyempre. Magkakotse. Siyempre. Mag-travel. At siyempre, higit sa lahat, magkaroon ng savings. Tama ba? Pero, nung pagka-graduate ko po at nakapagtrabaho na ako, yung mga pangarap ko po, biglang lumiit. Kasi bakit? Kasi, dahil po sa sahod. Tama? Dati, pangarap ko magkasasakyan. Nung natanggap ko yung first salary ko, parang gusto ko na lang ng mag-bike. Tama ba? Kasi bakit? Alam niyo po ba yung sagot ko dati? First job ko po. Ha? Parang ang tigas na ito ah. Yan. Okay lang po ba? Malaki na po ba to? Malaki? Malaki? Malagkit daw. Siyempre po, kaya po nung na-meet ko po si Unified, tama, hindi po ko agad ako nakapag-franchise. Kasi bakit? Mas malaki pa yung franchise fee kasi sa sahod ko eh. Tama ba? Magkano nga yung franchise fee? Okay. 16,998. Imagine. Tama? Kaya po, nung nakilala ko po to, wala po talaga akong pera. Kasi bakit? Yung sahod ko nga, hindi po po yung buo. Tama ba? Kasi bakit? 15-30 po yan. Kumbaga, mahati pa. Malupit yan, may tax pa. Tama ba? Yan. Pero, ito po kasi, si Unified po, talagang, ano na ko po siya. Kumbaga, pinorsigin po ko siya para makapag-franchise po ako. Kasi nakita ko po kasi dito na magbabago yung buhay ko. Ganun ka rin ba? Kasi dito po kasi, ang pinakita po sa akin at pinakita po namin sa inyo, hindi po si Unified. Kundi, yung change. Tama? Yung may mababago po sa atin. Tama ba? Kasi kung wala po tayong babaguhin sa ginagawa po natin, wala po talagang magbabago. Isipin mo na lang sa lahat po ng nagtatrabaho. Tama ba? Sa lahat po ng nagtatrabaho. Hindi po ako against employment ha, kasi nag-work din po ako. Tama ba? Ikaw na nagtatrabaho ngayon, or kung ano yung ginagawa mo ngayon, tingnan mo ang ano, 5 years from now, kung ano ka, tama? Kung ano yung nakikita mo 5 years from now, yung ngayon. Same lang ba? Tama? Tama? Kasi bakit? Yung dinesisyonan mo kasi, past 5 years, ikaw po yung ngayon. Tama? Kaya kung wala ka pong babaguhin sa ginagawa mo, ganun pa rin po yan. Next year, next month, tama po? Ganun po siya. Kaya nga, ako, nung nakita ko po ito, syempre, ako po kasi, laking probinsya. Sa probinsya po ba maganda yung buhay? Hindi, tama. Lahat na nandito sa Manila, from province po yan. Tama po? Kasi bakit? Sa Manila po kasi maraming opportunity. Marami kang mapapasukan. Doon sa amin, wala. Mm-mm. Ang ano mo doon, income mo doon, perang sa quarry ka or nasa rice field ka. Oo, magsasaka, tama. Siyempre, social po kami, kaya sa rice field po kami. Tama ba? Oo. Kasi bakit? Nakita ko din po kasi doon, tama kasi ma'am, kung walang farmer, wala rin kakainin yung mga tao. Tama po. Pero ang malupit dyan, mas naghihirap pa sila. Kasi bakit? Yung palay nga, binibili na lang last, ano, sa amin,
Palay po doon, ang per kilo is 7 pesos na lang. Imagine, ngayon po is 13 pesos. Pero yung pag naging bigas yan, magkano na yan? Diba? 50, tama? 60, ganon. Pero nabibili lang siya sa ganun murang alaga. Ang malupit pa niyan, bumili pa yung farmer ng abono doon. Tama ba? Pinaghirapan din. Tapos ganun lang yung maging. Kaya nga po, pag wala ka talagang binago, sabi ko nga, wala naman dito babaguhin sa'yo. Kumbaga, dadagdagan lang natin yung income mo. Tama ba? Kasi hindi naman kami dito magsasabi, mag-unified ka, babawasan ko income mo. Hindi naman tama. Sinabi namin dito, si Unified po, makakatulong ito sa'yo at madadagdagan yung income mo. Kung nag-work ka, dadagdagan natin. Tama ba? Kung nasa bahay ka, mas dadagdagan natin. Tama po? Kasi, tatanungin ko kayo, swerte ba yung nanalo sa loto? Swerte. Tama? Pero hindi po sa swerte. Kasi bakit? Nag-effort po siya eh. Tama ba? Nag-effort siyang magpila. Nag-effort siyang magbayad. Tama? Tumaya po siya. Tama? Nung nanalo siya, hindi po yung swerte. Kumbaga, kasi bakit? Tinayaan niya po eh. Kumbaga, nagbayad din siya. Or nangamital din siya. Tama po? Kasi sa business kasi, kung hindi ka makangamital, wala rin. Tama? Okay lang ba yung kapital? Laway? Pwede. Laway din yung babalik sa'yo. Dram-dram pa. Tama ba? Tingnan mo, yung nanalo sa loto, siya po, nagbayad din po siya. Kung nangamital din po siya. Ang swerte po, yung nanalo, pero di nagbayad. Tama ba? Yun lang swerte. Kaya po, sa dami-daming ano, sasabihin, ay may kapital po pala. Siyempre, kasi business po yan. Tama po. Malaki po ba yung 6998 sa ganitong business? Malaki. Kung iisipin po natin gastos yan. Tama po. Pero kung titignan mo naman yung mga pangarap mo, bahay, tama, kotse, travel, saka savings, makikita mo pa kaya to? Hindi na tama. Kasi bakit? Ito na po yung kapalit niyan. At ang malupit niyan, pag nag-franchise ka ng Unified Products and Services, automatic po yan, hindi na wala po yung puhunan mo. Tama? Na-convert po siya through business para palaguin. Tama po? Kaya nga, nung nakita ko po to, grabe, syempre walang pera. Anong ginawa ko para makapag-franchise? Nangutang po ako. Tama? Lagi naman po natin ginagawa yun, tama ba? Mangutang? Sanay naman po tayo sa ganon. Ako po, nangutang po ako sa parents ko, syempre sa mama ko. Wala naman po kasi sa akin magpapautang, kundi yung nanay ko lang. Tama ba? Oo. Syempre, sasabihin nila, mangutang kami, pambayad ka ba? Wala. Kaya, thanks talaga ako na syempre, pinautang din ako ng mama ko. Kaya nakapag-franchise po ako. Tama ba? Sino din po na may problema ng ano? 6998? Ikaw? Ano ka ba, ma'am? Kung problema mo ito ngayon, tama? O, sabihin natin, anong year ngayon? O, 2022. Tama ba? 2022. 2021, problema mo yan. Tama ba? Oo. 2020, problema pa rin yan. Problema pa rin yan noon. Tama po? Kaya kung wala kang babaguhin, tama? Oo. 2023, malaki pa rin yan sa'yo. Tama ba? Oo. 2024, problema pa rin yan. Tama ba? Kaya po, kung pino problema to mo ngayon, dapat gawan mo na ng paraan. Kasi bakit? Next year, problema mo pa rin yan. Tama ba? Oo. Gusto mo bang mawala ng problema? Yan.
Di ba, ma'am, pumunta ka dito, wala kang problema. Pero nung nakita mo na to, na-stress ka. Tama ba? Saan kaya ako makuha ng 6998? Oh. Gusto niyo turuan ko kayo? Yan, 6998, dama? Oh. Pag uwi mo mamaya sa bahay, hanapin mo yung 60 na friends mo. Tama ba? Tawagan mo ngayon. Friend, pautang naman ng 1K dyan kasi mapuputulan na kami ng kuryente. Tama ba? Oo. 1K lang. 16 sila. Oh, meron ka ng 16,000. Tama ba? Oh. May tira pang 998 'yan. Ikaw na lang bahala kung paano mo makukuha. Tama ba? Mahirap pa ba 'yung gawin? Hindi na. Oh, idea, binigyan ko na kayo ng idea. Oh, kasi ako po kasi, 'di ba, sabi ko nakapag-franchise ako. Two? Utang lang. Tama ba? Oh. Ngayon, 'di ba nakapag-franchise ka na? Di ba yung 69,998, meron yan product na libre? Work 17 yun. Oh, pag nabenta mo yun, kumita ka pa ng dos na sobra. Tama ba? Ngayon, pag nabenta mo yun, tawagan mo yung dalawang kaibigan mo. Friend, yung dalawa, punta ka dito, Walter Mart, babayaran ko na kayo. Ngayon, ipapamit mo ngayon sa sponsor mo, yung dalawang friend mo. Tama? O, pag na-meet nila, yung sponsor mo, pe-presentahan nga yung sponsor mo. Pwedeng papaupuin dyan. O, ngayon, ilan kita mo doon pag nag-franchise? O, tama? O, ito. Tama, yung dalawa mo. Direct, 1,000, 1,000, 2,000 na yan. Di ba may 1,500 pa? Ilan na yan? 3,500. Imagine mo. Kumita ka na. O ngayon, tawagan mo naman yung tatlo. Friend, punta kayo ngayon sa Walter Mart. Babayaran ko na kayo. O imagine, nakatulong ka na, kumita ka pa. Tama ba? O, ganun lang po siya. Tama. Pero imagine nyo, kahit hindi na natin isipin yung 2.7 million. Tama? Sabi kanina, di ba? 2.7 million. Huwag mo na munang isipin yan. Sa services lang muna tayo. Once ba nag-franchise ka, tama? Ano yung business mo dito? Meron kang? Travel and tours. Ticketing. Tama? Ticketing. Imagine mo, sa ticketing na yan, may nagpabook lang sa'yo na 5. Tama? 5. Ilan yung markup nga dyan? Pwede mong kitain? 500 pesos. Oh, 500 pesos. Ilan na yan? 2,500. Oh, okay lang ba sa'yo? May 2,500 ka? Just 1 month lang? Yes, pwede na. Tama? Oh, sa international, 5 rin. Ilan yon? 1,000, tama? Oh, okay lang ba sa'yo? Meron kang? 5,000 pesos. Imagine, ang business mo po dito, ang binibenta mo, convenient. Tama ba? Kahit sa bahay ka lang, pwede kang kumita. Kaya nga po yung negosyo natin, pwedeng-pwede sa mga taong busy. Sinong busy dito? Oh, sila. Oh, maraming oras po ang nasasayang natin. Tama po? Sabi ko nga, sa isang araw, meron ka lang 24 hours. Tama ba? Oh, sabihin natin, sa 24 hours na yan, di ba, may 8 hours ka dyan. 8 hours, sabi natin, working. Tama ba? Oh, 8 hours sleep. Oh, may bakante ka pang 8 oras. Anong ginagawa mo dyan? Manood ng probinsyano? Tama ba? Oh, may bakante kang 8 oras. Ngayon, pwede mo siya ngayon gawin si Unified. Tama ba? Oh. Kaya nga, sabi ko nga, dadagdagan natin, hindi tayo magbabawas. Okay? Kaya dapat dito, sabi ko nga, itry mo lang yung business.
Tama ba? Kasi minsan kasi, tatanungin mo sa sarili mo, Sir Mark, baka hindi ako kumita dyan. Tama ba? Baka walang sumali. Hindi mo pa nasusubukan, stress ka na. Kakabaka-baka mo dyan, puro tayo baka. Kaya yung buhay natin, nagkakanda kalabaw na. Tama ba? Oh, puro ka kasi duda. Sino ba dito na, may nalaman na yumaman sa duda? Grabe ang yaman ni pare. Ano ba sikreto niyan? Dula, daming duda. Wala namang ganun, tama? Oh, pwede pa. Grabe, yumaman si pare. Ano ba yung ginawa niya? May lakas na loob kasi yan. Tinatry niya lang lahat. Tama ba? Kasi sa atin, minsan, pag nangutang ka, mas pinangungutang mo yung handaan, yung cellphone, tama, yung birthday, fiesta. Tama ba? Pero ngayon, this time, okay lang ba sa'yo? Yung iuutang mo, inenegosyo mo. Tama ba? Imagine mo, bakit na yung mga Chinese, ano, mayaman? Bakit? Sila po kasi, pag umutang po sila ng pera, ninenegosyo nila. Tama? Ganun po sila. Eh tayo kasi minsan, uutang ka na lang nga. Tama? Ihanda mo lang. Tapos, pag naubos, kinabukasan, sino mo problema? Ikaw. Oh, this time, mangutang tayo, pero gagamitin natin sa tama. Si Unified po, may sariling sistema na po yan. Ang gagawin mo na lang, i-apply mo na lang. Tama? Aralin yung business, i-guide ka naman yung sponsor mo. Tama ba? Kaya po, this time, imagine mo, kaya nga po, ako, nung ginagawa ko to si Unified, yung travel na po na yan, halos nakakapag-travel po ako. Okay lang ba? Yung Ilocos, naikot ko na. Visayas, Mindanao, pati yung ayaw puntahan ng iba, napuntahan ko na. Yan. Gusto mo pumunta ng Basilan? Gusto mo? Pwede, basta libre, tama? Oo, nung pumunta po ako doon, grabe ang saya ko. Bakit? Sobrang ganda niya po. Pero ang malupit niyan, nanginig po yung tuhod ko. Hindi lang po nginig, ha? Sobrang nginig. Kasi bakit? Siyempre, di ba yung nababalitaan mo? Tama ba? Yung gera, tama. Pero napakaganda po doon, promise. Kaya nga po, sabi ko nga, grabe, kasi nag-i-embest kasi tayo sa ibang bagay, tama ba? Sa work ba, anong in-embest mo dyan? Time, oras, tama ba? Time. Lahat ng ginagawa po natin, mayroon po talaga investment. Tama po? Sabi mo, may puhunan. Bakit? Sa pagpasok ba ng trabaho, hindi ka namumuhunan? Bakit? Libre ka ba sa jeep? Hindi. Alam ka naman po, papasok ka dyan, naka-skateboard. Siyempre, hindi naman. Magbabayad ka po talaga. Tama po? Kung dito may franchise fee, bago ka pumasok sa trabaho, kailangan mo mag-requirements. Gagastos ka? Yes, siyempre. Lalo-lalo na yung mga nag-OFW. Tama pa? May ano yan, placement fee yan, tama ba? Oh, bago ka naman makapunta doon, kailangan mo muna magbayad. Oh, ano ba pinanta mo doon? 'Di ba? Magtrabaho lang naman. Kaya nga po, sabi ko nga, Unified pa lang, kalimutan mo muna ang 2.7 million. Kasi, sabi ko, ang business natin, nagsasalita po yan. Pagka-franchise mo, di ba may tarpaulin? Lagay mo lang yan sa labas ng bahay mo. Siyempre, pag nadaanan yan, grabe. May bills payment pala dito. Tama? Kung kumari mo man yan o ano, siyempre, magtatanong. Or i-post mo lang yan sa Facebook, may magtatanong. Tama ba? Oh, dalawa lang kasi dyan magtatanong. Yung una, grabe friend, ang yaman mo na, may ganyan ka ng business, pautang naman. Tama ba? Yung isa naman, paano ba yan? Siyempre, doon tayo sa interested. Tama ba? Kaya doon na po papasok yung sa network side. Dati po, pag nag-network ka, kakaiba ka.
Pero ngayon, pag di ka nagne-network, mas kakaiba ka. Lahat po ngayon nasa networking na. Tama? Kaya nga po, sabi ko na-amaze talaga ako dito. Kasi bakit? Sa murang puhunan, pero ang potential income mo is napakalaki. Tama ba? Siyempre, saan ka ba nakakita? 6998, potential income is 2.7 million. Tama po? Kaya nga po, sabi ko, babaguhin lang po natin yung ginagawa natin. At dadagdagan lang natin. Tama ba? Imagine nyo, magpapasko na. Baka kumanta na naman tayo ulit. Bagong taon ay magbagong buhay. Tama? Taon-taon na lang po tayo ganyan. Pero after week, nakalimutan na po yan. Grabe, magbabago na ako. After a week, wala na naman. Back to normal. Tama ba? Imagine mo, oh. Hindi nyo ba yung napansin? Magpapasko na naman. Bilis na lang panahon, no? Oh, isipin mo lang na kung ano yung ginagawa mo every day. Tama ba? Ganun lang po yun. Kaya nga eh, imagine mo, next, ano na, ilang months na lang, 2024, ay, tama, 2023 na. Tama ba? Kaya nga po, sabi ko nga, mag-decide ka lang po. Mag-decide ka lang. Mag-decide ka lang po na gawin si Unified. Kung nakita mo na, tama, kung nakita mo na yung opportunity na pinipray mo last year pa. Tama po? Siyempre naman, everyday kasi tayo, alam ko naman nagpipray tayo. Tama po, God, ganito, ganyan, tama? Na dumating yung opportunity na gusto natin. Tama po? Pero hindi naman po si God na pag pinray mo, sasabihin na lang, ihulog sa'yo na Unified. Tama po? Wala po yun. Gagamit po siya ng tao na magiging way para makita mo yung pinipray mong opportunity. Kaya okay lang ba na palakpakan mo yung nag-invite sa'yo ngayon? Kasi bakit? Kasi nakita mo na yung opportunity na alam ko matagal mo na itong hinahanap. Tama po? Sabi ko nga kanina, ito yung business na para sa mga busy tao. Okay? Kasi ako, sabi ko nga dati, nung ginawa ko to si Unified, talagang nakita ko yung potential niya at imagine, nakapag-travel ako, tama? Ngayon, meron na po akong sariling, siyempre farmer pa ako, tama? Hindi po yun naalis sa akin eh. Kaya po, naglagay din po ako ng farm dun sa amin. Tama? Kay Unified lang po yung galing. Tama po, imagine mo, may manukan po ako doon, may baboya na ngayon. Pero, hindi ko po kayo inisip din yung puhunan doon. Tama, kasi sa business talaga magpupunan ka eh. Pero, si Unified kasi, hindi po siya nawawala. At wala po siyang risk na para magduda ka. Tama ba? Kasi sa farmer kasi, sa amin, hindi mo sure kung aani ka ba ng maganda. Tama? Doon sa pag-aalaga mo ng baboy, sure ka ba, tama, na after 3 months, marirelease mo yun ng maganda. Tama ba? Lalo ngayon, mahal ng feeds ngayon. Ang isang sako, 1.8. Mahal talaga po. Magano na isang biik? 5,000. O, eh, tatlong biik lang yun. O, meron ka na kaagad. Tama ba? O, what if umatake yung flu? Kahit hindi yan, wala yan sakit, basta nasa area yan, ililibing niya ng buhay. O, asan na ngayon yung ano mo? Wala. Wala na. Pero kay Unified, masira man cellphone mo, andyan pa rin yung business mo. Kasi pwede mo siyang ilagin ulit sa another device. Tama ba? Imagine mo yon, may ganun kang business. Kumbaga, business as you go ka lagi. Tama? Sa ganitong puhunan lang. Tama po? Kaya po, sa mga nagdududa po dyan, at syempre, alam ko naman, natatakot po tayo kasi first time lang natin to. Tama? Kung ako po sa inyo, lahat ng first time, alam ko nakakatakot din. Pero nung natry mo na, tama, natakot ka pa ba? Hindi na. Ikaw, ma'am, nung natry mo na yung first kiss mo,
Yung second, natakot ka pa ba? Hindi na. Hindi na, kasi bakit? Ang sarap pala. Di ba? Kaya nga hinataw-hataw ko na. Hindi, joke lang. Pero, di ba? Tama po? Oh, paano si Unipende nyo? Paano mo malalaman yung business? Sobrang ganda pala kung hindi natin itatry. Tama po? Kaya itry mo lang siya. Alam ko po, natatakot din tayo, pero itry mo lang siya para malaman mo. Tama ba? And syempre, pag ni-decide ka na dapat, quick qualify ka po. Tama po? Kasi bakit? Yung sponsor mo kasi, alam ko, marami po yan ino-offer. Tama? Or ini-invite. Marami yan ini-invite dito. Tama po? Oh, okay lang ba sa'yo? Ikaw ma, pag nag-franchise ka, kailan mo gusto kumita? Ngayon na. Tama? Kasi kung magpa-franchise ka lang naman next week, anong pinagkaiba po nun? Sa ngayon at next week, ano? Yung oras pa rin. Tama? Gusto mo pala kumita ngayon, bakit di ka ngayon mag-franchise? Tama ba? Hihintayin mo pa mag-next week. Kasi bakit? Siyempre, yung sponsor mo, marami kasi yan ini-invite. Tama ba? Oh. Ano gusto mo? Sa taas ka o sa ilalim? Taas. Nai-enjoy mo ba ma'am na, pag nasa taas? Hindi, grabe talaga. Eh, dito kasi yan, ma'am. Oh. Dito kasi, di ba, pag nag-quick qualify ka, siyempre, pag nag-franchise ka, nandito ka niyan po. Tama? Siyempre, yung sponsor mo sa'yo, maraming kinakausap yan. Kaya, no choice yan, left and right lang naman tayo. Dito po yan, mapupunta sa ilalim mo. Tama ba? Kaya nga, mas enjoy ng nasa taas. Tama? Kaya po, mag-decide lang po tayo. Tama? Kung nakita mo na yung opportunity na ito na yung mga kapagpabago sa buhay mo, i-grab mo na. Tama ba? Kasi marami na tayong sinubukan. Tama? Kasi tayo, di ba, minsan, tayo ng business, tama? Minsan pag walang sistema, nalulugi. Pero dito, may sistema ka na. Aaralin mo na lang. Okay ba yon? Yes. Kaya sa mga nandyan sa live, yan, kung nakita mo na yung opportunity, automatic yan, mag-decide ka kaagad. Tama po? I-chat mo kaagad yung sponsor mo. Tama ba? Yan. Kaya ginagawa ko rin kasi ito si Unipende kasi po, syempre, pag malayo ka kasi sa family, tama ba? Siyempre, sinong dito gustong kasama lagi yung pamilya? Lahat naman, tama po. Kasi ako po, nung high school po ako, I think second year high school, siyempre yung mama ko kasi sa edad na 35 years old, tama po, nag-decide pa po siyang pumunta ng abroad. Tama po, kasi bakit? Sa sobrang hirap kasi ng buhay, kaya napag-isipan niya na mag-abroad. Tama po. Ngayon po kasi, hindi na kaya yung ano, isang income lang sa pamilya, yung kayang ibuhay ng pamilya. Tama po? Dapat lahat meron income. Kasi dati, kahit lalaki lang magtrabaho, tama ba? Okay. Pero ngayon, hindi na. Oo. Kaya nga, sabi ko sa mama ko na ano, na ngayon nga umuwi na siya. Kasi nag-decide na rin naman ako na sabi ko, ako na bahala sa lahat. Tama, kasi sa tulungan ni Unified, nakapundar na rin ako doon sa amin. Kaya by next year siguro, uuwi na siya. Kasi alam ko, yung magulang po kasi, kahit hindi yan ipakita sa'yo, alam ko may nararamdaman na yan. Hindi kasi yan sasabihin sa'yo eh. Kasi bakit? Siyempre, magulang siya, ayaw na rin niyang mag-alala ka rin na ikaw yung anak. Eh, tama ba? Kaya nga, minsan pag nalayo yung nanay, yung anak nalalayo din yung loob. Katulad nung kapatid ko, tama? Kasi 5 years old ata siya nung umalis yung nanay ko pumunta ng abroad eh. Kaya nga hanggang ngayon, medyo malayo yung loob sa nanay ko. Yun po yung kaibahan doon na kasama po yung pamilya mo. Tama ba? Kahit yung mga anak natin, tama? Mahirap malayo sa mga anak.
Kaya sabi ko nga, doing unified, hinataw ko po talaga para naman makauwi po yung, iuwi ko na dito yung nanay ko. Kasi syempre, mahirap din po talaga na hindi sila magkasama rin ng papa ko. Tama ba? And syempre, yung papa ko rin, ayun din, sabi ko, pinapatigil ko na muna dun sa palayan namin kasi may masasakit na rin yung katawan. Tama ba? Kasi 59 na po siya. Kaya sabi ko, tapos na rin naman ako, ako na po yung tutulong sa kanya. Kaya nga, doon na lang ako sa may bahay namin gumawa ng maliit na farm para siya na lang yung mag-check-check doon. Kaya ngayon, kung nakita mo na yung opportunity na to, i-grab mo na rin. Tama? Kung hindi man ikaw, tingnan mo na lang yung sa ano mo, mga pinsan mo, yung kapatid mo, baka kailangan niya yung business. Tama ba? Kasi alam ko naman dito, ang karamihan, ay okay na ako. Tama ba? Oo, okay ka na. Tingnan mo yung iba. Tama po. Kasi, okay lang na maging ano tayo, ano tayo ng blessing sa ibang tao. Tama ba? Kasi yung business natin, sabi ko nga, ito yung, hindi lang to business. Kasi dito, naranasan ko yung pamilya na talaga. Tama ba? Kasi wala akong nakitang ganitong industry sa labas na networking company, the best po talaga para sa akin. Dito kasi tutulungan ka. Tama? Ikaw na nasa baba, tutulungan kang umangat. Doon po kasi sa dati na nag-work ako, doon talaga sasabihan ka ng ano, at i-down ka. Ayaw ka nila doon na umangat eh. Tama? Kasi inggit nga. Tama po. And sa panahon ngayon, kung wala kang backer, hindi ka makaka pasok ng trabaho. Kasi ako po, first work ko, may backer po ako doon, kaya nakapasok ako. Yung second work ko, may backer ulit ako, kasi kaya nakapasok ulit ako doon. Tama ba? Pero, nung nag-try ako, wala yon, hirap po talaga. Tama po? Lalo pag from province ka. Tama? Kaya, sa lahat, nakakita ng opportunity na to, kausapin mo na yung nag-invite sa'yo. Tama ba? Para masimulan mo na rin yung negosyo. Okay lang po ba yun? Yes. And syempre, sa lahat, palakpakan natin yung bawat isa. Yan. And syempre, sa online din, palakpakan mo kasi nandito ka. Tama po. And thank you sa oras na nandito po kayo. And God bless po sa lahat. Thank you po.